Welcome to my channel. This is Lynn Castor, okay? Magluluto tayo ngayon ng sinabawang gulay Bisaya style. So ayan, kumukulo na siya, guys. Nilagay ko yung sibuyas dahon, sibuyas onion, tapos kamatis. Ayan, kumukulo na siya. Pakukuluin lang natin siya hanggang sa lumambot na yung kamatis at saka para ilagay na natin yung ano ba yun? Kalabasa. So, ito na guys. Ilalagay na natin yung kalabasa pero hindi ko iubos kasi marami masyado. Ayan. Ayan. From here to here. Naghugas na ako ng kamay while washing day. Ito gulay-gulay. Ayan. Tapos pakukuluin, palalambutin ulit natin siya. Diba? Yan, hindi ko na iuubos kasi masyadong marami, ako lang mag-isa. Yan. Ngayon, takpan siya natin ulit. Takpan natin at palalambutin. Yan. Tsaka sa pampalasa, maglagay ako ng yan. Maglagay ako ng chicken cubes. Yan. Maggi chicken cubes, bakinime. So, ayan. Lalagay natin yung nor chicken cube sa pampalasa. Lagyan natin mamaya konti ng asin. Takpan na lang ulit natin hanggang sa lumambot yung kalabasa. At ilagay natin yung dito, meron tayong ang dahon ng alugbati, okra. Ayan yung tirang sibuyas kanina, hindi ko na inubos. At meron tayo ditong malunggay. Ayan. So, hugasan ko na siya at nakababad sa tubig para yung dumidikit-dikit na alikabok matanggal. So, mamaya, kakain tayo nitong gulay, bisayang gulay na may sausawang bagoong. Diba? Sarap! Yan, check natin kung malambot na yung ating purong. Nalasan na yung kalabasa. Check natin kung malambot pa yung ating kalabasa at ilalagay na natin yung malunggay. Ayan. Pero hindi pa siya malambot. So, tignan mo yung sahog. Ayan. Mamaya, partneran na lang natin siya ng bagoong. Ayan. Ayan, check natin kung pwede na at ilagay na natin ang ating malunggay. Ayan, ito yung malunggay natin. Lagyan na natin dito. Matigas yung malunggay dito kasi matatanda na. Kaya, ihuli na natin yung dahon ng alugbati. Diba? Ayan. So, itulak-tulak na natin ganyan. Tulak-tulak. Para, yun na. So, dito na naman tayo sa alugbati. Aray. Ito siya, isasali natin dito na naman at yan ang isusunod natin. Yan. Sabay na natin yung okra kasi mabilis din yun yung okra. Ayoko yung lata. Ayan, diba? Tapos lagyan natin siya ng patis. O, ayan pala yung ano, yung kamuting kahoy hinugasan ko. Malinis naman yung lababo ko kasi sinabong ko naman yan. Kinamitan ko pa yan ng Jif Bekeneman. Okay, diba? So, ayan na. Mamaya-maya, isunod natin yan doon sa malunggay. Dagdagan natin siya ng kaunting patis kasi parang kulang sa alat. Yan, patis, kaunti lang, mga kulang-kulang isang kutsara. Tapos, pakukuluin lang natin kasi nilagay na natin yung malunggay natin. Yung malunggay pala dito, guys, actually is matigas. Don't mind. Oh, ay, nalaglag. Ay, ayan. May natira para akong tuna dun sa ref. Inulam ko nung isang araw na hindi ko naubos. So, isasahog na lang natin siya dito para magkalasa namang isda. At least may tuna, di ba? Galing nga lang sa lata. Ayan. Tinsan niyo yung cameraman kasi luto ko, hawak ko ng kamera. O, di ba? Ayan. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating isang gulay. Parang luto na yata yung malunggay. Ayan.
Tsaka yung okra at tsaka isang kulo lang yan, okra at tsaka lugbati, daw ng lugbati. So dandahan lang natin paglagay. Kasi yung lagayan is tsaka yung kaldero ko maliit pa loob. Diba? Maliit ng kaldero, parang itulak-tulak natin siya konti para magkasya. Yan, ganun-ganun. So, ayan. Ayan. Kulang talaga siya, guys. I mean, maliit talaga yung kaldero. So, itutulak ko dito yung okra sa ilalim. Yan. Para magkasya. Diba? Para paraan lang. Para, tapos yun, yung dahon para takpan na lang natin para siya maluto at magkasya siya dyan sa kaldero, di ba? So, okay, balik tayo mamaya. Ayan, malapit ng maluto. Mag-prepare na tayo. Di ba? Kumukulo-kulo na. So, parang malambot na yata yung okra natin. Konti na lang. Hindi ko na tinakpan, guys. Tsaka kasi, aapaw. Tsaka don't mind yung sunog na balat ng orange kasi nagluto ako ng tuyo kagabi. Tapos, nangamoy tuyo yung buong flat. Siyempre, may kasama ko dito sa bahay. Kaya, nagsunog ako ng balat ng orange. Kaya yun, nawala yung amoy ng tuyo sa loob ng kitchen. Kasi yung kitchen namin kulog. Diba? So, ayan na. Pasensya nyo na yung sunog dyan. Basta importante, makaluto tayo ng gulay at makakain tayo ng masarap na gulay at masustansya sa katawan. Yan, di ba? Pasensyahan mo na yung nagsasalita at medyo hindi maganda ang boses. Okay. Well, siguro sandukin na natin yan at gutom na ako. Okay. Pangit yung kasi masyadong Sige, patayin na natin yung apoy. Ayan. Magsasandok na tayo. At walang tagahawak, so idikit natin, baka mabasag yung Diba? Ayan. Ayan, sandok-sandok. Dipak dito sa kabila. Ayan. Sandok na naman. Dipak naman sa kabila. So, ito na yung finished product natin. Kakain na tayo. Yung sabaw, yung kanin, tsaka yung bagoong. Yan. Diba? Sarap. At, ayun lang. Kakain na tayo. See you later, guys. Paano ba?